morning. Hello. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasambahan. Ninang, ang art ay isa sa mga bagay na parang hindi mo talaga maiisip na pwedeng gawing business or pwedeng may connection sa business. Pwede nga ba o hindi? Lahat ng business ay may art. Okay. Yun. At ang art ay pwedeng maging business. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, ano ba yung art? Mm-hmm. Yung art, yung expression nyo ng ating creativity at imagination. Okay. So, imaginein mo na lang yung mundo kung wala kang imagination at kung wala kang creativity. At marami sa mga business nagiging successful dahil sa creativity. Mm-hmm. Now, bakit sinasabing yung art ay hindi pang negosyo? Kasi ang alam natin sa art, yun lang siyang mga pagpipinta. Mm-hmm. So, yung mga pintor kasi, di ba, wala silang business sense talaga. Yeah. So, purely creative. Mm-hmm. So, ang tanong, paano mo siya ibibenta? Paano kakikita kung artist ka? Mm-hmm. Kaya nagkaroon ng connotation na pag tinawag nating art, walang kita dyan. Mm-hmm. Pero actually, hindi totoo yun. Ang art ay maraming forms. Okay. Meron kang art na, yun na nga, yung visual arts, which is yung mga pagpipaint natin. Mm-hmm. Meron kang sculpture, mga, yun talaga yung mga purong art. Mm-hmm. Pero meron tayong, yung literature is also a form of art. Okay. Yung music, yung dance, lahat yun mga arts. And ngayon, marami pang ibang nauso yung mga graphics, design. Graphic design. Even sa advertising, kailangan mo rin ng art. Mga branding and logo, di ba? So, lahat ng yon kailangan natin sa buhay natin. So, paano ang, Ninang, paano ang proper training? Kunwari, ikaw ay may business savvy ka, no? Pero ikaw ay hindi gaano creative. How would you be able to tap into your creative side in order to make your business more, attractive out. Or tsaka stand out? Una, alamin mo, ano ba yung negosyo mo? Mm-hmm. Okay. So, lahat ng negosyo nangangailangan ng magandang logo. Nangangailangan ng magandang promotion, So, PR. So, doon, itatap mo ngayon yung mga artist. Okay. Para gawan ka ng magandang logo, gawan ka ng, kung malaking-malaking business ka, kailangan mo ng mga commercial para gawan ka ng magandang commercial. Now, kung doon naman sa tinutukoy natin yung pagsasama ng art or business, kunyari, isa kang toothpaste manufacturing. Okay. Siyempre, yung design, yung mga packaging natin, kailangan magaganda. Mm. Kasi yung binibili, most of the time ng mga kliyente, hindi lang yung laman, kung hindi yung packaging mo. So, sa lahat ng bagay, kahit sa negosyo, kailangan mo talaga may art ka. Kapag artist ka naman, Ninang, no? Doon naman tayo sa other side. Kasi kanina, businessman naman, no? Kapag artist ka naman, how would you be able na ilako yung art mo sa mga businessman in order for them na sa'yo magpagawa ng siguro mural para sa isang restaurant o kaya sa office ni Attorney G, paano niya malalagyan ng artwork doon na galing doon sa artist na yon? Paano ba binibridge yung gap na yon? Sino ba yung kailangan i-contact? Kailangan bang i-post sa internet yan or something? What are the channels for them? Ang una-una muna, pag bata ka pa, kailangan talaga i-develop mo yung sarili mo. So, may mga school of the art, for the arts tayo. Kailangan mag-aral tayo ng basic ng kung paano mag-drawing, paano magpinta. And then, habang bata ka pa, siguro hindi naman para puro arts ka eh. Kailangan kumuha ka rin ng basic education. Marunong ka mag-English, magaling ka sa history, nagta-travel ka. Kasi ang artist, kailangan well-rounded yung personality mo. Okay? Kasi ang ibibenta mo doon later on, hindi lang yung kagaling mo sa pagpipinta, kundi yung sarili mo mismo. Oh, okay? That's a good point. So, ang gagawin mo doon, kung mahilig ka sa arts, no, pagka nasa basic education ka, no, elementary and high school, hanggang college, sali ka ng sali sa mga competition. Kasi pag nananalo ka at nagkakapangalan ka, nagkaka-value yung artwork mo. Oh, really? So, hindi lang siya yung galing eh. Ang dami kasing magagaling. And yun ding ating panlasa, yung taste ng mga tao, iba-iba yan eh. Ngayon, ang marami, ina-influensyahan lang, pag itong artist na to, laging nananalo sa mga contest, may future. So, pag may future, marami bumibili. For example, si Ben Cab, for example, no? Magaling siyang artist, as in magaling na magaling talaga siya. Pero hindi siya naging national artist dahil lang sa galing niya. Okay? Marami rin siyang ibang advocacy. For example, yung mga
ifugaw hat na yan, siya ang nagdala doon sa tamawan. So, yung pagmamahal niya doon sa kultura na Pilipino, nando doon. So, because of that, meron silang foundation. So, na-promote yung art niya. Mm-hmm. Kasi meron siyang mga group of artists doon na tinulungan din niya para magpinta, mm-hmm. ipinakilala doon sa mga art patron. Mm-hmm. Hindi ba, tita, pagka pumasok ang business sa art, nasisira yung advokasya ng art dahil sa natututok na yung advokasya, hindi doon sa mensahe ng art, mm. kung hindi tungkol doon sa mensahe ng pagkakakitaan. Tama ka doon. Kasi, yun, tama, yung nagiging commercial yung mm. art. So, hindi talaga nagiging puro talaga yung art kung hindi ang ginagawa mo kung ano yung gusto yun ng yung ipoproduce tao, mo. Yun ang ipoproduce mo, kung ano yung uso. So, ang ibig sabihin kasi noon eh, bumababa ka dun sa standard mo as an artist, hindi nanggagaling dun sa puso mo yung art mo, mm-hmm. kung hindi pinupulsuhan mo kung ano yung magugustuhan ng masa. Mm-hmm. Now, kung yung masa ay bakya, ang gagawin mo, magpapakabakya ka at magpapakababa ka para mabenta yung art mo. For example, mm-hmm. sa filmmaking, di ba? So, maraming mga film na mm-hmm. art din yan, di ba? Maraming mga film na magaganda. Historical, mm-hmm. educational, mm-hmm. pero hindi kumikita ang ganon. Mm-hmm. So, ang uso ngayon, for example, ay mga yung mga comedy na may mm-hmm. toilet jokes, mga ganyan. Oh, so, mga may toilet humor. So, ang ginagawa ng ibang producer, para kumita, nakasakay sila dun sa mga mm-hmm. ganon. So, yun ang tinatawag na commercialism. Mm-hmm. Kaya, yung art ay bumababa. Ano ang therefore, ang balance? How do you now mix that? How do you now ensure the balance between art and business in order to ensure that one will not destroy the other and the other one will not be superior than the other? Ang isang strategy na maganda, kunyari nga visual artist ka, katulad ni Ben Cap, mm-hmm. is that magtitiis ka muna. Paggalingin mo yung sarili mo, ibenta mo yung sarili mo, but be sure na yung bang kahit magbigay ka sa mga museum, yung ma-promote mo muna yung sarili mo at yung art mo. Kasi pag na-promote mo niyon and you meet the right people, the right connection in the world of art, na business kasing malaki yan eh. So pag nakasama ka na doon sa mga auction, sa Singapore, sa Hong Kong, na mga ganyan, hindi mo kailangan isakripisyo yung art mo kasi may pangalan ka na. Ganon din. Sa mga pelikula naman, kaya nauso yung mga indie film. So, kahit low yung budget, magagaling itong mga to, tapos nananalo sila. Sinasali sila internationally. And then, merong alternative films para sa mga tao. At ngayon, nung nauuso na yon, na-educate yung mga viewers natin. So, hindi na lang sila nakukontento dun sa mga commercial films na ang mamahal na. Kasi ang mahal doon yung mga artista, yung mga producer, kumikita ng malaki. Samantala yung mga indie film, magaganda sila, pero maliliit lang yung budget. So, ganun ang gagawin nating balance. Pero ang pinakamaganda talaga sa ating mga manonood ay talagang turuan natin. Kumbaga, katulad natin, UNTV, no? Huwag tayong padala dun sa commercialismo. Talagang magbigay tayo ng quality program. Pero medyo ibabalanse natin na dapat ay panonood din ng mga tao. For example, isang maganda example yung BuzzFeed. Yung usong ngayon sa internet. BuzzFeed, So, na-cross nila yung line between educational siya, pero very catchy nung ginawa nila na mga video and very short kasi ngayon, hindi na uso yung mahahaba. Kailangan mga 3 minutes na lang. Kailangan din siguro sa education natin, ang gagawin natin talaga kung ano yung uso ngayon. Mm. Pero, hindi may compromise yung values. Mm. Kailangan educational pa rin. So, therefore talaga, the conclusion is art and business can go hand in hand. Yes. Kailangan lang alam natin kung paano natin gagawin. Ang pinaka-importante, may puso tayo kahit marunong tayo magnegosyo. Because art is an expression or art is a language of the soul. Yes. So kung may kaluluwa tayo, may puso tayo, pwede tayong maging negosyante at pwede din nating ma-enhance or magamit yung creativity natin. Yeah. At kapag mayaman ka na dahil sa business mo, you can be a patron of the arts, di ba? Katulad ni Ninang. Hindi kailangan hindi kailangan maging mayaman ka para ka maging patron of the arts. Ang importante lang, hindi talaga. May passion ka lang. Kailangan mo lang yung passion. Kailangan sumuporta ka. Yung time mo, puntahan mo yung mga exhibit.
aralin mo, at least puntahan mo yung mga museum natin. Isang pagtangkilik yun sa mga artist. Oo, kasi kailangan malaman natin anong mga meron tayo. And then, kahit na sa mga damit, pangkilikin yung mga sariling atin. That's true. At kasi maraming artistic tayo na mga, yung mga nagagawa ng mga jewelry, mm-hmm, yung mga ganyan. So, lahat ng mga produkto na yon pangkilikin lang natin, tapos mm-hmm, pwede talaga tayo mag-support sa mga Pilipino artists. Ayan. Yeah. Very well said, Ninang. Napaka-artsy naman ang usapan natin ngayong umaga. Mm-hmm. Thank you so much. Abangan natin kung ano yung susunod naman na ating pag-uusapan next week. Mula pa rin siyempre kay Ninang Riza. Thank you!